si Marlon Flores, isa sa mga gumagawa ng damit ng Asuncion. Nagsimula ito nung nalaman ko na nalalabas si Nuestra Senyora del Asuncion. Eh, timing naman na gusto kong makapagbigay for fiesta. Eh, nung nalaman ko 2016 lalabas siya sa Intramuros, naisip ko, doon na lang. Kasi talagang excited na ako eh. Yung proseso niya, nagdo-drawing muna ako, nag-i-sketch muna ako kung ano yung magandang details. Tapos, papakita ko dun sa, ano, sa nagbibihis kung okay lang ba to, kung pwede ba sa kanya tong damit na to. Kasi, hindi naman pwedeng basta-basta ako mag-decide yung pang sarili ko lang. Gusto ko meron akong kooperasyon sa kanila. Baka hindi pwede yung naisip ko. Kasi si Asuncion, hindi pwede sa kanya yung bordado eh. Dahil matigas, maraming patong-patong na tela. Si Asuncion kasi hindi pwede yung sa bordado dahil kailangan sa kanya yung parang nililipad lang. Kailangan may inspirasyon ka kasi doon kasi sa inspirasyon ng hugot ng ano, nung design. Minsan naman ano, meron akong naisip na design, meron akong dinodrawing. Kaso pag meron akong nakita isang bagay, siguro tinuturo ni Asuncion kung ano yung gusto niya. Kagaya nung last 2018 na no, basta sa Intramuros, nasa biyahe ko noon nasa bus ako, nakatingin ako sa langit, nagandahan ako dun sa langit na naghahalo yung white tsaka blue. Tapos naisip ko dun sa damit, yun na yung maging design. Pero meron akong naka-ready talaga. Yung pinagbabasihan ko yung umakyat sa langit. Ang kailangan lang yung soft lang siyang tignan. Yung talagang parang realistic na lumilipad talaga siya, na akyat talaga siya sa langit. Yung damit ni Asuncion, hindi naman niya kailangan na ng masyadong marami pang detalye kagaya ng mga borda o kung ano pang mga pakinang, kasi maganda na siya. Ako si Carl Ramos at ako ang tagapagbihis ng Mahalagin. Ako si Alvin E. Bernardo. Ako ang isa sa marikamador ng Mahalagin ng Maria, Nuestra Senyora de la Asuncion. Ako po si Antonio Asuncion. Ako po isa sa mga assistant ni Carl Angelo Ramos sa pagbibihis po ng Mahalabire ng Nuestra Senyora de la Asuncion. Kasi bata pa lang talaga ako, may mga alaga na akong santo. Ngayon, yung iniisip ko dati, yung pangarap ko talaga dati na sana, pagdating ng panahon, yung birhen na nakikita ko sa altar ng simbahan, mabihisan ko siya. Siyempre, parang sa akin, yun yung answer prayer sa akin yun. Kasi bata pa lang talaga, yun na yung gusto kong gawin na magbihis ng buhon. So, bilang rekamador, ako yung nag-aayos at naghahanda ng susuti ng Mahalabiring Maria. Kung ano yung sabihin ni Carl na siyang nagbibihis sa Mahalabirin, inaayos ko to bago pa mo siya bihisan at nagtatago nito pagtas gamitin. Pagbibihis ng birhen, ako yung in charge sa pagpili, sa paghahanda ng damit na isusuot niya, hanggang sa paglalagay ng arte kung paano paliliparin, kung paano iaayos yung damit. Actually, pag nilalabas sa Mahalabiring Maria, nagkakaroon kami ng meeting kasama ang aming Pangulo, simulayin sa Pangulo ng Kupradya, sa nag-aayos, hanggang sa team ng, tinatawag din namin yung team namin na Team Ina, siya yung nag-aayos sa Arosa, hanggang sa pagbibigay sa Mahalabiring. Tungkol sa mga damit, ipag-check kung ano yung detalye ng damit, kung ano yung inspirasyon ng damit na isusuot, kung ano yung mga gagamiting bulaklak. So lahat ng nilalagay namin doon na pinagmimitingan para pagdating ng mismong araw, maganda siyang tignan, elegante. Sa proseso ng pagbibihis, una, magsisindi kami ng kandila para syempre yung kandila parang may guide kami na maliwanag lang para yung kandila ay sumisimbol sa ibang panalangin namin. Tapos, pagkatapos na magdarasal kami ng Santo Rosario, pagkatapos ay ihahanda namin yung mga damit na isusuot.
Pagkahubad na pagkahubad, kailangan talukbohan ng Mahal na Birhen. Wala dapat makakakita ang ibang tao na nakahubad ang Mahal na Birhen. Pagkatapos ay isusuod na yung napiling damit, lalagyan ng arte, at pagkatapos nun, aayusan siya ng bulaklak at magdadasal ulit. Sa paglalabas ng Birhen, kailangan ang Recamador ang siya mangangalaga sa Mahal na Birheng Maria. Walang ibang hawak sa Mahal na Birheng Maria sa pagpanik at pagbaba nito, tanging mga Recamador lamang ang magliligpit at magsisinop ng kanyang gamit. Di pwede kung sino-sino. So kami ang naka-care of doon, kaya pagpunta pa lang, sinicheck na namin, pati pag-uwi. Kumbaga kami anak ko na, kami din ang huling alis. Sa detalye, sa unang-una yung kulay ng damit na isusot niya. So, mas prepare namin na magsuot siya ng kulay puti, ng pink, blue, basta Marian colors yung isusot niya. Tapos yung sa corona, ang sinusot lang namin sa kanya is yung 12 estrellas at saka yung kanyang minsan flower crown, minsan tiara, dahil maraming nagsasabi na huwag daw lagyan ng corona ang Mahal na Birhen dahil packet pa lang siya sa lang. Ngayon, sa paraan ng pagbibihes, doon ako humihingi sa kanya kung ano yung gusto niya maging arte. Sasabihin ko sa kanya na Mahal na Birhen, ako lang ang magbibihes pero ikaw ang pag-iisip kung ano yung gagawin ko. Sasabihin mo sa akin, ilalagay mo sa utak ko kung ano yung gusto mong gawin sa damit mo. So yung sa arte ng mga damit ng Mahal na Birhen, para sa akin gusto ko maging natural lang lahat. Gusto ko yung kung paano hanginin yung mga tela, doon lang yung idea na yon, yung kung paano humahangin sa langit, kung paano yung gusto ko parang malamig siyang tignan magaan kasi gusto ko yung makalangit na ganda. Mahirap siya kasi di natin alam kung ano yung maaari maging kulang. Mahirap po talaga. Hands-on kasi kami lahat. Yung lahat ng detalye. Lalo na yung pagboborda. Mahirap talaga. Kasi manual namin ginagawan lahat. Wala kaming makina na ginagamit. Wala kaming machine. Sa akin, yung pinakamahirap, siguro kapag naiisip ko yung pagod ng bawat isa na nagibihes, nag-aayos yung mga puyat, yun siguro yung hirap. Pero habang tumatagal, naiisip ko at naiisip namin na parang wala lang din yung pagod kasi nakikita namin na nagiging maganda yung Asuncion. Nagiging maganda siya sa paningin namin sa bawat isa. Siguro yung pinakamahirap na parte sa pagbibihes ay yung paglalagay mismo ng damit kasi hindi naman ganun kagaan yung mga damit na sinusuot niya. Tapos, sa pagbibihis pa rin ay yung mga finishing touches kasi kailangan kong pumanik, bumaba na paulit-ulit kasi hindi pwedeng sa taas ko lang titignan yung damit. Hindi rin naman pwedeng sa baba ko lang titignan yung damit. Siguro yung pinakamasin, yung alam mo na iba't ibang barangay kami, iba't ibang samahan din, pinagmulan. Pero pag pinagbuklod kami, asaya, iba-iba experience. Nandun yung, alam mo yung tao na to na ganito siya. Pero pag nasa, pagkasama na niya yung Mahal na Birhen, di mo alam na yung tao na to pala eh, may malalim na relasyon din sa Mahal na Ina. Kumbaga, nagtutugma kami. Di na alam kung siguro, sa kagustuhan na rin ang Mahal na Birheng Maria, yung kahinaan ng isa ay mapupunan din ng isa. Ayun yung napapansin ko na talagang para ba pinagbukulot niya yung isang grupo para punan yung kahinaan ng isa. Masaya kasi habang inaayos na namin kasi siya, parang nakikita ko sa mga mata niya yung ngiti, yung parang ang saya-saya na tignan. Ganun. Yung saya sa puso. Siguro, kasi nakikita ko siya na nakangiti, nakikita ko na masaya siya. Tapos, syempre sa haba ng panahon na binibihis ako yung Mahal na Birhen, yung connection nga namin dalawa na parang tunay kaming mag-ina. Yung saya na nabibihisan siya, yung naibibigay ko yung 100% ng talento ko na bihisan siya, yun eh, napakasaya na para sa akin. Ako talaga pag, naiiyak na lang ako sa tuwa kasi nakikita mo yung pinaghihirapan nyo
ang ganda-ganda, pati yung feedback ng tao, natutuwa. Kumbaga, pag nakikita nila yung mahal na Birhing Maria, lalo na pag nilalabas, ay iiyak sila at saka napapadasal na sila kasi parang bang answer prayer na sila doon sa dinadalangin nila. Bless na ako doon sa pakiramdam nila. Yung simpleng bagay na nailalapit mo yung mga tao sa kanya, yun lang ang pakasainan. Siguro yung mga pasasalamat ko na lang sa pagmamahal na pinararamdam niya sa akin. Lalo na natin siguro na nalayo ako sa simbahan na to. Kasi nung after ko graduate, nadistino ako sa Dumaguete, nalayo ako, nagkasakit ako doon. So para bang nalupa ako dun sa time na yun kasi para bang sinasabi niya sa akin na huwag kang lalayo kahit nasa malayo pa, lagi mo kong kasama. So yung feeling na alam mo na kahit may sakit ka, hindi kanya pinababayaan. Ang sarap sa pakiramdam na alam mo na hindi ka nag-iisa kasi nandyan siya. Mahal na mahal ka ng mahal na Birhen, hindi niya ako iniwan sa kabila na nakalimot ako. Nandyan siya na nagpapaalala sa akin na, anak, nandito lang sa tabi mo, hindi kita pababayaan. Ibig sa tinuturing na isang kaibigan, ibig tinuturing bilang isang pinaglilingkuran, tinuturing siya bilang talagang pinako na kaya kong paglilingkuran ng habang buhay na hanggang nandito. Yung turing ko sa kanya is parang Reyna na mapagmahal sa kanyang nasasakupan, Reyna na alam natin na kaya tayong ipagtanggol sa lahat ng mga bagay na hindi magaganda. At syempre, yung pakiramdam ko sa kanya bilang ina, kasi magmula nung namatay yung nanay ko, siya na yung tinuring ko na ina. Kasi sabi nga ni Kuya Andon, hindi nawala yung nanay ko kasi meron pa rin namang ina na pumalit. Kumbaga parang hindi nga ako iniwala kahit sa ano. Kahit na nawala na yung nanay, hindi nga ako iniwala. Ako may message man sa kanya, walang hanggang pasasalamat siguro. Kasi sa lahat ng bagay, kahit aminado ako may kahinaan ako, pero nandyan siya, hindi niya pinababayaan. Lagi niya pinararamdam sa akin na anak, nandito lang ako. Basta message ko lang para sa kanya na hanggat nabubuhay ako, hanggat nandito ako sa Bulacan, maglilingkod at maglilingkod ako para sa kanya. Yung message ko kay Nuestra Señora del Asuncion, sana yung mga kabataan ngayon maging ano, malapit sa magulang, kasi ang dami ngayong kabataan na ano eh, na medyo hindi maganda yung ano, yung lantas nila. Lumalayo yung loob sa nanay, sa tatay. Marami kasi kung nai-encounter na gano'n, na sana matulungan ni Mama Mary ni Nuestra Señora del Asuncion yung mga gano'ng kabataan. Mahal na Birhen, patuloy mo lang kaming gabayan. Ilayo mo kami sa lahat ng mga sakuna. Bigyan mo ng blessing yung bayan na tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil alam ko na ang Bulacan ay itinuring ka bilang ina. Siguro si Asuncion, siya ang buhay ko. Yun ang masasabi ko. Hindi kompleto ang araw ko na hindi ko siya napapasyalan din sa parokya, na hindi ko siya nahahawakan. Kumbaga, ang hirap malayo sa kanya pag hindi ko siya nakikita. Apaka bigat sa pakiramdam na hindi mo nakikita yung ang imahe na mahal na Birhing Maria o hindi ko siya nakakausap ng laksa loob ng isang araw. Bilang ako yung nagbibihis, pribilehiyo na bihisan ko siya kasi para ka nagbihis ng isang reyna na napaka mapagmahal, napaka ganda, at syempre napaka baba ng kaloob. Yung mensahe ko sa mga ano, sa mga taga kapwa ko Bulacan, na ipagpatuloy lang yung ano, yung pananampalataya sa mahal na Birhen, kasi diyan tayo kukuha ng ano, ng lakas para makipag-ugnayan kay God. Dahil siya yung nanay din nating lahat. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa mahal na Birhen. Kasi
ang mga labirin ay laging nandiyan para sa atin. Tandaan natin na sa haba ng panahon na nakatirik itong simbahan na ito, lagi niya tayong binabantayan at iniiwas sa lahat ng sakuna.